Good day, mga idol! In this video, ipapakita ko sa inyo ang masaya naming year-end ride at kung paano ito nagwakas sa isang trahedya. Sa totoo lang, hindi ko na talaga sana ipapakita yung video na to. Pero naisip ko na sayang yung mga aral na pwede sana nating matutunan. So without further ado, mga idol, ito na yung year-end ride ng Team Francia. This is Angelo and you're watching... Angelo! Good day, mga idol! Papunta ngayon tayo ng Hunter Valley sa resort nila Biker Cup kasi nandun yung mga teammates natin from Manila, yung mga Team Francia. Doon natin sila imi-meet para doon sa year-end ride natin. Medyo late na yung upload ng video na to, mga idol, kasi nung December pa nangyari ito. Kaya pagpasensyahan nyo na. Ang totoo niyan ay wala na talaga akong balak i-upload yung video na to. Kaso sayang yung mga lessons na pwede nating matutunan sa mga nangyari sa vlog na to. Kaya panoorin nyo na lang and sana may mapulot kayong aral dito. Simple lang naman yung magiging ruta namin, mga idol. Magsisimula kami dito sa may Hunter Valley and then dadaan kami dito sa may Palayan. Dadaan ng Laur and then Gabaldo na, mga idol. Pero hindi muna kami hinto ng Gabaldon. Didiretso kami dun sa may Dingalan and then babalik kami from Dingalan papunta ng Gabaldon para dun sa may event natin. Good morning! Punta tayo ngayon ng Hunter Valley. Meet natin yung mga teammates natin doon. Christmas is in the air! Malamig ng panahon. Kahit maaraw na, ito nyo. Taga, may tumatawag. Baka sila yun. Late kasi ako. Biker late! Hi! So nga, tumatawag si Biker Old. Late na daw ako. Sakba lang naman, ang usapan namin 8 a.m. ang take off. So 8 a.m, andito na ako sa Hunter. Good morning. Ito po ay pamimigay namin sa mga batang katutubo pala. Hindi ko kasi sinabi. Alam ko kasi sa mga yagit yung mga sakaliyot. So, ito yung mga teammates natin. Team Francia. Bless ka rin. Ito yung biker dude. Ayun eh. Good morning. Ito si Mayora. Bless. Sakto naman ako. No? Hindi ako late. Hindi ka late. Sobrang late lang. Sobrang late. 8 a.m. take off. Sakto naman. 8 a.m. 8:05. Sakto lang naman, mga idol. 8:05. Mga idol, ang main purpose nga pala ng ride namin na to ay magbigay kasiyahan sa mga bata sa Gabaldon, Nueva Ecija. Para ma-accomplish to, nakipag-ugnayan kami sa LGU ng Gabaldon. Tamang-tama naman kasi naghahanap talaga ng sponsor para dun sa kanilang Christmas party para sa mga bata. So parang itinadhana talaga, mga idol, imbis na year-end ride lang ang mangyari sa ride namin, nagkaroon ng deeper purpose and meaning yung supposed to be ay fun ride lang. Maraming salamat nga pala kay Boss Lucio at sa lahat ng teammates ko kasi sinuportahan nila yung project na to. Nakakatuwa at nakakataba rin ang puso kahit papano. Chubby ride ba kayong dalawa? Hindi pa karera? Mga idol, nagbabalik ang ating tandem. Ah, Tony versus Gina. Gabi pa usapan yan. 20-20 silang dalawa. 20-20 silang. Gina versus to, end na to. Magkakampi na kami. Magkakampi na ba? Meron na siyang bagong kalaban. Bagong kalaban. Sino? Yung mga babae daw. Vlogger. Gusto mo natin kuhanin. Diba may vlogger? Parang nakikita ko mayroong vlogger dun sa likod. Ando sa likod. Okay, domestic. Domestic ako na ito. Domestic. Tingnan natin kung madadali niya sa Eloy. Secret lang, kami lang nakakaalam. Hindi nila alam na kinakarera nila. Dito ano ha, dito ha. Pag natalo si Gina, kunyari lang yung laro. Pagtalo, hindi game. Pagka panalo, yun. Para si Biker Old lang pala. Parang Biker, nasa Nueva Ecija tayo. When in Nueva Ecija, be like a Nueva Ecija. Nuevo Ecijano. Yeah. Meron tayong kasamang naka-mountain bike. Idol, bakit nakaganyan ka? Dinadaya mo kami sa ensayo?
Nagkamali daw siya, nagkamali. May trail daw, sabi. Bukas, mag-trail tayo kung gusto mo. Ando yung mountain bike ko. Ayun si Ma'am Cathy. About Ma'am Cathy, mga idol, mayroong mangyayari sa kanya at sa ride na to na life-changing talaga. Abangan nyo mamaya, mga idol. The principal at MOA is here. Nag-ride na kami kahapon. Nag-ride na sila kahapon. Nag-ano? Ayong hapon nang dumating kayo, nag-ride kayo? Hindi, morning. Ah, morning? Kahapon, kasama namin si Amir. Ah, kaya pala alas 11 ka na nakauwi. Ah, ito si Amir. Then si Igo, si BG Bike Shop. Uy, uy! Ready ka na ba? Ayun, yung gulong, hindi na naman. Ay, flat! Hindi ko kasalanan yan, ha? Cap Jimmy! Long time no see! And... Ay, Alpha, ay, ganda ng helmet niyo, ah. Ay, si Ayla naka-white. Oo nga, oh. Black. White na Alpha. Francia color na white na Alpha, 'di ba? And meron na tong MIPS, mga idol. So pagka nag-crash kayo, hindi magte-twist yung brains, yung ulo nyo. Maiiwan yung ulo, yung helmet lang ang gagalaw. Ito si Bossman, tagal ko nang dito nakita. Papa mga. Mga idol, ito nga pala yung aming team manager, si Boss Benny. Boss Benny. Yan. Kung kayo ay magagawin ng Banawe, ay Ilaya, Maki and Lumpia House, di ba? Yes, sir. Yan, punta lang kayo doon. Oh. Kap, may briefing ka ba bago tayo mag-roll out sa dami natin? Tutok lang, tapos attack. Sorry, akala ko karera. Ride lang tayo. Let's keep the group together. Pag may naiwanin tayo natin para yung mga makakita sa atin ma-appreciate yung discipline ng mga siklista. Yesterday, meron tayong narinig na masamang balita, si Rudy Roque sinagasaan ng isang road rager, no? Dahil parang nagkaroon sila ng altercation. So hopefully maging lesson sa atin na huwag nating patulan yung mga mga naka four wheels, wala tayong laban. Basta let's keep the discipline within ourselves and bahala na sila sa kanilang magiging actions, di ba? As much as meron tayong right sa road as cyclist, let us also remember na yung mga kotse may right din naman. Mm-hmm. Di naman porket cyclist tayo ng hari ng kalsada. No. The road is for everyone. Tandaan nyo, it's for the car, it's for the pedestrian, it's for the tricycle, it's for everyone. So we should respect everybody. Share the road. Share kahit the road. Na bike lane pa yan, tandaan nyo. Pag dumating ang panahon, kailangan nyo bubaba sa bike lane at tumawid doon sa bangketa, paano kayo? Di ba? Yes. Tandaan nyo, yung mga bike, pumupunta rin sa car lane. Mali ba tayo? So it's not about that. It's about sharing the road. No, hindi tayo lang may karapatan. But rather, dapat matuto tayo makipag-share. Okay? So after a short message and prayer from our manager, lumarga na kami papunta dun sa may Dinggalan. Yes mga idol, Dinggalan, pero hanggang dun sa may marker lang kami. Tapos babalik na kami papunta ng Gabaldon para dun sa may charity event. Medyo malayo rin to, tapos ahon at lusong. Pero maganda yung ruta, tapos madalang ang sasakyan. Kasamahan din tayo ng mga Biker Dude Developmental Team para pagdating dun sa mga ahon at hindi makapadyak yung mga kasama namin, merong magtutulak kung kinakailangan. Sa ride na to, napakarami din namin mga idol. Ang huling bilang ko ay parang nasa 35 or 36 riders yung kasama namin. Karamihan doon ay mga teammates ko sa Francia, pero yung iba syempre yung BDT and then yung iba naman ay sumama lang, mga barkada din namin. Sakto! Sakto yung pinaprepare kong pagkain. So, bakit ba kami nandito mga idol? Bakit na ba nandito yung mga teammates namin? Kasi actually, mag-group ride lang talaga kami. Punta kami ng insider Dinggalan, o kaya naman Bilya, o kaya naman Pantabangan. Pero, merong opportunity na dumating para sa amin. Alam nyo naman na yung mga teammates namin at saka yung mga boss namin dito sa team, ay mga mapagkawang gawa, di ba? It's just so happen na meron sa akin kumontak na tao from Gabaldon LGU na ang sabi niya ay baka daw pwede na mag-sponsor kami ng gift giving
Pero yung event ay sa isang linggo pa dapat. Ako naman, sabi ko, uy, parang ang gandang opportunity nito. Kasi sakto, pupunta dito yung mga boss namin, mga teammates namin. And sakto rin yung lugar, which is yung Gabaldon. Dadaanan on the way to Dingalan. Naisip ko, why not na imbis na ride lang yung gawin namin, ay maging parang mini charity event. So ang ginawa ko nga, minessage ko sila boss, kinalam ko sa kanila yung situation and kung ano yung pwede namin gawin. And hindi naman ako nabigo dun sa pag-message ko sa kanila at sa pag-invite ko sa kanila na magkaroon ng mini charity event. So yun, so andito ngayon tayo, di ba? Imbis na ride lang, nagkaroon ng purpose yung ating ride. Which is good, napakasaya ko kasi nagkaroon ng meaning, di ba? Yung aming ride na to, at hindi lang basta ride na pang sarili lamang, kundi pang sa ibang tao din. Tayo lang natin sa labas, sa likod. Regroup tayo. Kasi first regroup area. Ito na sila. Okay. Yeah, go, go! Come on! Ayan mga idol, first time ang pagbabalik, biker cake. Busy sa business niya, paggawa ng mga cake. Ililink ko yung sa description yung kanyang page. Chill ride lang mga idol, Palayan City na. Oh, walang bote oh. Ba't wala akong bote? Walang bote mga bike pa. 7-Eleven. Dami 7-Eleven eh. Okay, walang hintuan. Palayan City na mga idol. Habol kayo, habol ah. Habo. Saan po ba? Gabaldon, Gabaldon. Wala, hindi doon. Sabay tayo sa Big Boss. Hello. Nag-interview habang umaahon. Hindi natin alam gano'ng kahirap to. Sunod lang na sunod. Pero we'll make sure na intact ang buong grupo. Dito sa part na to mga idol ay palabas na tayo ng Palayan City at papunta na tayo ng La Uer, Nueva Ecija. Itong part na to ay yung tinatawag na bitukang manok ng Nueva Ecija. Hamak na mas bababa ito kaysa dun sa may bitukang manok dun sa may Atimonan. Women's edition ng ahon. Ayan. Ate ako kasi 19 years old. Ate ka na ngayon, Eloy. Aho! Idol, nagpicture lang kami dito. Ayan, napakarami. Pulo ang sign. More or less, nasa 40 riders kami. Napakarami. 40 plus, no? Napakarami. So, gusto lang ma-enjoy yung view dito sa Nueva Ecija. Madalang silang makadayo dito. Actually, since the pandemic, ngayon lang ulit sila nag-bike dito. Kaya,
medyo masaya, diba? Bagong view. Sawa na sila sa ano, Manila. Si Ma'am Cathy, pangalawang beses niya po dito, no? Anong bundok 'yan, ano, biker dude? Ito ay part ng Sierra Madre, no? Sierra Madre. Part ng Sierra Madre. Ganda. May tinggalan yung Sierra Madre. Hindi ba? Mali! Bundok ano 'yan? Bundok. Bundok Peter ganyan, bundok Peter ganyan, no? Pangalan na lang natin sa kanya para walang reklamo. Nakapamewang na naman, nagagalit na naman sa kanya. Sige, sa'yo na yan. Hoy, iusapan natin ha. Iusapan natin ha. Dito nakikita eh. Si Paddy nyo, iiwan nyo ako eh. Dito sa bike. Tony, hoy, domestikan mo to ha. Iusapan natin ha. Mo natin. On our way to the charity event. Thank you, Boss Lucio, for sponsoring this event po ha. Thank you very much po. Kahit short notice lang, pumayag kayo. Tuwa yung ano, natuwa yung organizer. So currently ay nandito na tayo sa may part na to. Ang tawag dito sa lugar na to ay Bagting, mga idol. Mahaba yung ahon na to, mga 1 kilometer din, pero hindi masyadong matarik. Habang umaahon kami dito ay mayroong nag-overtake sa amin. Naka mountain bike at naka Pransya na jersey. Pero hindi naman siya yung teammate namin kanina na si Eric na naka mountain bike din. Mas bata siya at mayroon siyang dalang bag. Napagdanto ko na siya pala ay fan ng Team Pransya at bumili siya ng jersey sa Shopee or sa Lazada. Sumama siya sa amin sandali pero umuwi na rin nung pagdating namin sa Gabaldon at nakapagpa-selfie na siya. Nalaman ko rin dun sa brief na usapan namin na siya pala ay deaf and mute. So nakakabilib pa rin, mga idol, diba? Kasi kahit na siya ay may kapansanan, hindi ito ay naging hadlang para makapag-bike siya at makapaglibot kung saang-saang lugar. Ang lakas nga rin niya kasi iniwan niya kami sa ahon. Shoutout sa iyo, idol. Boss Lucio, Boss Peter. Ang mga bossing. Ayun, mga bata. Si Boss Lucio nga pala, natandaan ko. Ay, taga Cabanatuan City. Malapit kila Peter Gunn. Magkapit-bahay sila. Halos. Native ng Cabanatuan. So, close to his heart din talaga ang mga Cabanatuan Enyos, kaya tumutulong siya sa atin, sa mga riders ng Cabanatuan. Kapit na tayo sa Dupinga. Dupinga River na tayo, mga idol. Gabaldon na rin to pero hindi pa ito yung pinakabayan. Ang stopover at regrouping natin ay sa bayan mismo. After regrouping ay aahon na tayo papunta ng Dinggalan. Para yan, mga idol, nauna si Gina. May iwanan si Eloy. Ahoo! So, nag-stopover lang tayo sandali dito, mga idol, sa 7-Eleven as usual. Bumili ng mga refreshment. Nakaabot ako ng almost 11 o'clock ng walang breakfast at may ride. Ay, sige o. Kaya mga idol, kaya ito lang, stopover. Dami namin, kaya tagal bumili sa 7-Eleven. So, lakad na kami after a few minutes. Punta na sa Dinggalan Market. And siyempre, dahil uminto tayo, mga idol, meron na naman plot. Kanina, bago umalis, si Biker Hall, plot na bahay pa lang. Nakadalawa na si Biker Hall, di ba? Bahay at saka sa Hunter. Eh, mahal kasing magbenta ng interior yan eh. 500 isa, walang ya. Kaya nakakarma yan. Oh, ito naman ito. Wala namang bisikleta na plat. Ano nangyari sa'yo? Siyempre, mga malalakas na paplatan talaga. Wala ka namang bisikleta. Hindi ka naman nagbabike. Naplat ka. Pag malakas ka, napaplat talaga. Malakas eh. Ito. Tignan mo, naplat. Ano nangyari dyan? Sumpa. Sumpa ng Nueva Ecija. Dela yan, puti. Mukhang hindi nagra-ride. Si Mario, hindi nagra-ride. Baitim din. Ito pa, kayabang-yabang ang puta. So ito na, mga idol. Diretso na tayo papunta ng Dinggalan. Pero malaking problema, mga idol. Kasi ang tarik ng ahon sa may Dinggalan. Tapos kabubuo lang nitong bike ko na gamit. Bali, ang ahon dito ay 1.19 kilometers ang haba. Tapos mayroon siyang average na 7.1%. Pero yan yung average. Mayroon mga portions na umaabot ng 15-16%. Kaya sinasabi ko na medyo mahirap yung ahon. Pero pwede namang dahan-dahanin mo yung ahon para hindi ka mahirapan. So yun nga ang ginawa ko. Nagpaiwan ako
dito sa mga kasama ko at dinahandahan ko na lang yung ahon at in-enjoy ko siya. Bakit? Kasi kabubuo lang nung Dare MR1S ko noong panahon na yan. So hindi pa siya masyadong fit sa akin. Yung ding crank arm ng aking bike ay 170 imbes na 172.5 na dati ko nang nakasanayan. So nahihirapan akong ipadyak tong bike na to, mga idol. So yun nga, ginawa ko, nagpaiwan na lang ako sa kanila and sumunod na lang ako dun sa may dinggalan marker. This is Angelo and you're watching Angelo! Naiwanan ako. Kaya na ako umabot dito sa may I love Dinggalan sign. So, pupana ulit. Magpa-picture lang. So yun mga idol, pagdating dun sa may Dinggalan marker, ako na lang pala yung hinihintay nila. So medyo nakakahiya, pero ganun talaga, di ba? Nag-picture-picture tayo dun bago nating bike, tapos enjoy natin yung view, and hindi tayo nagpakainrap dun sa may ahon. Paminsan-minsan lang naman, kaya sana hindi sila nainis sa akin. Parang ano to, mga BTS mga idol. Behind the scenes. Anyway, pagkatapos noon ay bumaba na kami at pumunta na kami dun sa may venue, sa may gym kung saan igaganapin yung Christmas party para sa mga katutubo at saka mga bata ng Dinggalan. Eloy, alam ba nila? Hindi ko alam. Oh, hindi nila alam. Kumarin alam kung saan tayo pumunta. Tayo lang kakain apat, lima. Okay, mga idol, malapit na tayo sa may venue. Eh, lumagpas sila Peter kasi nauna sila sa amin. So, hintay namin, tinawagan nila ako. Tapos yung tinanong nila kung saan yung location namin. Ano, tinuro ko, lagpas sila. So, bumalik sila ngayon. Ang pinakakausap nga pala namin dito sa may charity event na to ay si Mr. Romeo Garcia. Initiative niya yung pagkakaroon ng charity event para sa mga bata dito sa may Gabaldon. Lalo na doon sa mga kapatid nating mga katutubo. Ang pagkakaintindi ko ay taon-taon niya itong ginagawa. At kung sakali man na gusto niyong mag-sponsor sa similar event tulad nito, siya yung dapat ninyong kausapin. I-message niyo lang ako mga idol and ibibigay ko yung kanyang email address pati na rin yung kanyang cellphone number. Andito na tayo sa conference ng AXI. Mga kung sino sa inyo nag-AXI, taas ng kamay. May convention. Pupunta dito sa Kabanatuan yung parang pinaka-organizer or yung administrator ng AXI. Mag-o-organize sila ng convention. Puro sama na. Batuhin niyo na lang kung masama loob niyo doon sa AXI. Gas na lang to, kaya rin eh. Gas na lang ba? Wag po kayo pupunta rito, may nagagalit. May team A, team B, nagpaplano na po sa basketball event natin. Team B. Sasayaw kami mamaya. Spaghetti pababa. Dito ako sa team na to. Yung puro kagaguhan lang alam eh. Dito, okay, sa kanila, may kakanta rito mamaya. May kakanta ba? Ayun nga pala, may bago tayong Bago tayong singer dito. Ano ba ginagawa natin dito? May programa ba si Kong? Yearly ginagawa nila na mayroong sa outreach program. Parang Christmas party ang labas. Pero pinauna ko na yung mga bata na pumunta para bigay natin yung gift natin. Tapos dahil pabiyahe pa tayo pa uwi. So pinagbigyan naman ni Sir Romeo. Pero yearly ito na meron silang outreach program. Akala ko magkuhan, may kampanya si Biker Kong. Si Biker Kong? Congratulate ko, buntis yung pasawa niya. Buntis ba sa vlog? Oo, sa vlog. Yan ang version natin. Si Biker Kong. Tinanda ni Boss Peter, 300 na loot box. Peter at ni Kap Raymond, sila nag-sapo yata. Saka sila ang nag-prepare. Parang Christmas ano to. Yes, so yan, ito mga idol, ang ating pagkain. Ano po ba itong mga to? Sinampalukang manok po ito. Sinampalukang manok na native. Ito po, laing. Laing, parang taga Bicol. Ayan, no? Ayan, mga idol. Ayan, may puto rin. Okay, pila-pila lang. Okay na po, pwede na po tayong kumain if you are hungry. Idol, we are eating. Wow! Good day mga idol. Good day. Biker on na may hangover. Ulit ko ha, hindi ka sa harap. Taylor. Binabati ko pa yung nanay ko. Binabati ko po si Ken Jolin. Binabati ko po si Joshua Ligado. Binabati ko yung kuya ko, hindi na ako
ano? Pwede ba yun? Pwede ba yun? Idol, natapos na ang gift giving natin. And finally, pauwi na tayo. Nakakataba ng puso na marami tayong napasayang mga bata. And maraming salamat kay Boss Lucio dahil sa patuloy na pagsuporta sa team, di ba? Pati itong mga ganitong civic activities ay nagagawa pa niyang suportahan. Thank you very much, Boss Lucio, and sa mga teammates ko na nagbigay din ng contribution. Thank you very much, mga idol. Ang assessment ko sa event ay napaka-successful kasi napakaraming bata na napasaya ng aming grupo kahit papano sa tulong ni Sir Romeo Garcia. After ng event din, ay pumadyak na kami pauwi at nasa 50 kilometers pa yung aming biyahin. Medyo late nang natapos yung event kaya hapon na rin kami nakabalik do sa Hunter Valley. After noon, syempre party-party pero hindi ko na ipapakita yon mga idol ha. Basta ang masasabi ko na lang ay napakasaya nung gabi. In our next episode. Tayo church kailangan natin ng si Doc Mon. Si Doc, hintayin niyo. Shit. Ate! Shit. Hey, dito na si Doc. Dito si Doc mo, no?